Okay, so following through with the previous discussions that we had. Okay. So pa-turn off po muna ng ating camera. Yan. Yung mga decision na binigay nyo kanina, daily, weekly, and monthly, there are factors to consider to be able to get it. Like for example, yung property na kakain ka na, ikaw, meron ka ba, paano ka ba nag-ano? Paano ka na mamili ng pagkain? Kung sakaling may option ka, paano ka na mamili ng pagkain? Do you go on the healthier side? Or do you go with, let's say, you try to pick your food based on your money? O, paano kung yung budget mo, sobra-sobra? Are you going to go with the place? Kasi minsan may ganun, di ba? Gusto mong kumain pero iniisip mo rin yung ambience. Gusto mo air condition para hindi ka mainitan. Kasi meron tayong tinatawag ng mga meat sweats, di ba? If we're trying to eat meat, or if we're going to eat meat, after we eat meat, we have what we call meat sweats. Yung parang pinagpapawisan dahil sa dami na nakain mo. O kaya, let's say, ang decision mo is nakabase dun sa lugar. Kakain ka sa mas pinakamalapit. Pwede. Now, in every situation that we gave earlier, there are factors to consider, just like what I did on the decision on what to eat. Ano kaya yung kunyari, let's say, nagde-decide yung pagpalagay natin na kayo yung pag-asa. Di ba? Yung pag-asa is hindi yung pag-asa sa mga bagay-bagay. Yung Philippine Astronomical Geophysical, yun. Yung nagde-declare ng weather natin. Ayon sa pag-asa, ganyan. Okay. Kung kayo yung sa pag-asa, just an idea or a thought, how would you declare the weather? Ano yung mga basis ng pag-asa for that? Meron bang qualification? Like for example, we need to identify the pattern of wind, the temperature. Is it going to be the humidity? Kasi di ba meron mga ano yung init, pero ano rin naman yung hangin, temperature, cloud formations. There are so many factors to consider to be able to predict weather. Remember, pag-asa just predicts weather. It doesn't really mean na yung binibigay na information ng pag-asa is accurate. Kaya nga minsan, yung pinipredict nila, ang maximum 5 days lang. For example, sa AccuWeather, pag nagtingin ka doon, pwede sila mag-predict ng 6-day period based doon sa mga nakuha nilang data. Pero, further than that, hindi na nila kaya kasi medyo mag-shift na. Marami ng bagay na pwedeng mangyari na makakapag-iba nung pattern nung weather. So, usually, ang nangyayari is it's based on the stats or the data that they'll get to be able to predict the weather. Now, pagdating sa business, ganun din naman. No? May mga desisyon na pang matagalan, may desisyon na pang araw-araw. Okay? So, pag-usapan natin yung tungkol sa business. Okay, so pagdating sa business, ano kaya yung mga pang araw-araw na desisyon na kailangan gawin ng business? Pagbigay po tayo sa chat box natin ng samples. Meeting, budget, pwede. Ano pa? Mga bagay na ginagawa pang araw-araw na didesisyonan ng business. Aside from the meetings, the budget, target sales this day, pwede rin yun. Tama? Ano pa yung mga pang araw-araw? Idea ninyo, guys. Saan tayo pwedeng, let's say, mag-depend? O ano yung mga, let's say, mga ginagawa ng business araw-araw na kailangan lang pag-desisyonan. Sige po, wala namang mali yan kasi opinion nito. Costing, could be, pwede. Kasi kung may business ka, tingin mo, kung ikaw yung business owner, ano kaya yung mga bagay na kailangan kong desisyonan araw-araw kung ako na yung may-ari ng business? Let's say, ikaw yung may-ari ng OG Cup eh. Baka mamaya, pinag-desisyonan mo na, anong oras tayo magbubukas ngayon?
Baka mamaya sabi mo, nakadepende sa gising ko kasi ako'y may-ari. Di ba? Tasks need to finish for this day. So, kung meron tayong mga pang-araw-araw, meron din namang mga desisyon na pangmatagalan. Like for example, kung meron kayong businesses at nag-e-expand kayo, you need to identify saan ka mag-e-expand. Diba? So for example, ikaw ay may business na ikaw yung owner ng OG Cafe. Kung ikaw yung owner ng OG Cafe, tingin mo kung kunyaring magtatayo ka ng business sa isang lugar, ano yung mga factor to consider? Sige nga po, sa chat box natin, lagay po natin yung ating mga opinion. Kung ikaw yung may-ari ng OG Cafe, tingin mo, ano yung factor to be considered pag ikaw ay magtatayo ng business sa ibang lugar? Target market, place, daing tao, syempre. Place talaga. Gaano kalaki yung place? Gaano yung karaming taong pwedeng ilagay? May parking ba? Kasi minsan problem yung parking. Kasi minsan yung mga nag-OG Cafe, mga may sasakyan yan eh. No? May mga nagpupunta rin naman na parang naglalakad lang. O kaya nag-commute. Pero karamihan, usually, pag nakikita yung magkakaibigan, lahat sila may kotse, sasakyan. So, isipin mo yun ha. Kung mag-iisip ka ng isang lugar kung saan mo ilalagay yung extension ng business mo, hindi siya ganun kadali kasi matagal siyang gagawin. And you are thinking about the long run in terms of the business. Kasi kapag daily, iba yung ano eh. Iba yung pinag-iisipan mo, yung pang-araw-araw lang. Pero kapag, kunyaring for example, you're talking about what will be the position of the business a year from now, 2 years from now, 3 years from now, then mas mabigat yung decision na ginagawa mo. So kahit paano, alam mo ngayon na nagde-decide ako for a daily purpose as a business owner and pwede rin ako mag-decide for the longer run of my business. I need to, you know, take a look at my options. Now, ang kagandahan niya ng information system, may ganung property ngayon. Okay? So, unahin natin yung sa, kaya ko siya unang diniscuss bago ko ibigay yung meaning para maintindihan lang natin mabuti kung ano yung tinutukoy natin dito. Sa Executive Support o ESS, most commonly known as EIS or Executive Information System, siya yung nagbibigay ng data na magbibigay ng support para sa pagde-decide for the longer run of the business. Let's say, for example, sa industry ng kunyari fashion, kaya sales sa about sa mga damit, hindi ka pwedeng basta-basta gumawa ng damit. Kasi sa ngayon, meron ng mga systems na ginagamit yung mga fashion designers and yung mga clothing companies on what could be the trend in the next few months. Kasi po, pag sa clothing company ka, you need to understand na merong, ano lang yan, merong detailed na period kung kailan magiging mabenta yung damit mo kasi ganun siya kauso. So, ibig sabihin, kunyari, nagbenta ka ng mga bell bottoms ngayon, tapos wala namang tumatangkilik sa kanya, edi sayang yung production. Diba? Nagbenta ka ng mga outdated na t-shirt na hindi naman magiging mabenta, then definitely that could be a problem for your company. So, what they do is they decide first using statistical analysis. And that is what usually happens on the executive support system. Kasi, kailangan nilang pag-isipang mabuti, ano ba yung kailangan nating ibenta? And that is what is provided by executive support. So, executive support, we represent usually graphs. And these graphs tend to provide information on what will happen on certain situations if we do this, we do that. No? So, ESS has tools like analysis utilities and performance assessment predictors. Predictor, kasi kailangan niyang mag-predict in the long run ano yung pwedeng mangyari.
So maraming businesses na gumagamit nito kasi ang ginagamit diyan mga ano eh, mga data mining na tinatawag or let's say mga predictive analytics. Parang sa ano yan? Sa Facebook. O kaya sa Lazada, hindi ka pa umu-order pero may recommended na kagad sa iyo based dun sa mga pinili mo. Ganun yung dating. So sa mga itong klase ng system, ganun din yung ginagamit. We use predictive analytics. Predictive analytics is the branch of the advanced analytics which is used to make predictions of the unknown future. So makagkakaroon ng idea yung mga business owners. Ah, okay. So kailangan ko palang ito yung ibenta kong product. Ah, kailangan pala na ganito yung fashion na trend na susundan ko. Para nang sa ganun, kumita yung kumpanya ko. Now, that provides them with ideas. No? Ano nakikita nila? Yung mga graph. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yung mga information from different sources. It could be the sales na nilalagay dun sa system tapos nag-generate ng information on what will happen in the next few months. So based, usually binibase yan sa historical data. Yung mga nangyari na dati or before. So comparison is needed. Okay? So the questions answered by ESS is what are products should we sell? Which brand should we focus on supplying the product? Which will this product be able to sell? Or will we make a sale in the next few months? So basically the future is what holds or what is the answer for the tools of ESS. Okay. So we also have what we call the management information system. So remember, data when processed by the computer becomes an information. So pag nagpasok tayo ng data, supposedly dapat lalabas information siya. Parang mas useful para sa atin. So pagdating sa management information, this is on the second level, which is the support for the knowledge, no? So ang ginagawa niya is it gets information from different operations. Like for example, sa management information system, pwede kang mag-consolidate ng information about the inventory, the sales, the human resources, the payroll. Because you need to consider this to be able to generate the revenue o yung kikitain ng kumpanya. Kasi aside from the sales, nagpapasahod sila, so they need to consider the payroll. Although, in general, iba't iba na ng kategory yun. Inventory, point of sales, and yung sa payroll. Empleyado, customer, at produktong binibenta. Magkakaiba na sila. Magkakaibang system na yon kung sakasakali. Pero pagdating sa management information, we get all those informations so that we could provide a report regarding the sales. It's not future. Huh? It's not about prediction, but more on what are the data that has been collected already. So hindi ka nagpe-predict dito, pero ang ginagawa mo is binibigyan mo ng report kung ano yung mga nangyari this past few months. Okay? It's all about the business. Ginagamit sa registrar? Yes, tama. Nag-ano sila ng report about, let's say, mga officially enrolled. Pwede yan. Sa registrar, consolidated na doon yung subjects, yung students, no? Sa assessment kasi, sa registrar din ang gagaling yun eh, bago i-process ng ano, ng cashier. Kailangan ma-assess ka muna kung ano yung subject mo. Kasi siya yung registrar ang naglalagay ng presyo ng tuition eh. Siya yung nagsiset kung magkano. Tapos sa assessment, tsaka mo makikita makukuha yung total. Okay. So the MIS represents the electronic automation of several different kinds of accounting, tallying, record keeping. So basically, management information is more on management of files. Okay? So kung physical file man yan, okay lang kung meron ka. Kung digital file man yan, okay lang kung meron ka. Pero usually, what they use is they use databases for this. MIS. Kaya nga, sa MIS subjects, usually merong database involved. Kasama siya. Okay. So let's move on with the decision support. So kanina, yung executive is for the long run. Ito naman yung tinatawag nating daily. Okay? So a decision support system is computerized program used to support determination, judgment, and courses of an action in an organization or a business.
Although the description might lead into you na sasabihin na, sir, decision support, parehas lang din pala yan ng ano, executive support kasi it also supports business operations eh. So pwede rin yung mga decision na ginagawa niya. Yes, pwede rin naman. Kaso nga lang, the decision support is mainly used for daily activities. Let's say for example, yung schedule ng tao kung kailan siya kasi weekly, 'di ba, nagbabago yung ano, yung schedule minsan sa mga business establishments kasi yung mga tao nila iba't iba ng schedule. O kaya pag may mga peak hours, nagde-decide yung manager kailan mas maraming empleyado, may mga backup ba silang kukunin kung sakasakali. So, the decision support handles that. Okay? So, DSS also uses the same technology as ESS. So, meron din silang predictive analytics if possible. And the difference is within the output they may provide. Pwedeng pang araw-araw kasi yung sa decision, sa ESS yung pang matagalan. Usually, DSS answers the questions. Which product needs to be ordered? Ano ba yung orderin natin ngayon? Depende dun sa tapos. Sa kung ano yung ano na. Ano yung pwede nating orderin for the next month. Okay? Which employee will be assigned to a task? So, meron tayong tinatawag na workflow management. We need to determine who will be assigned on certain tasks that we do in our office. And what time should the business open and close? And so, ibig sabihin, more on the daily activities talaga yung ginagawa ng decision support. Kaso yung ESS is more on ano yung mga pwede mangyari in the next few months or few years. Mas maraming kinokollect na data yun, syempre. Okay, so we also have the KMS or Knowledge Management System. Sa KMS, we are talking about people within the company. Ano ba yung mga bagay na ginagawa ng mga tao na to? Pag sinabi kasing knowledge management, yung information na nanggagaling doon sa mga experts doon sa kumpanya. Okay? So such insights and experience comprise knowledge either embodied in individual doon sa empleyado or embedded in organizational processes and practices. So possible to na ito yung mga position na medyo critical sa business in terms of deciding that will help them with the information na pwedeng manggaling sa kanya. Like for example, pag knowledge management kasi, kunyari, meron kang accountant, then gumagamit siya ng accounting software. That could be knowledge management system because an accounting software provides you with the ledger na kung saan kailangan balance yung credit, di ba? Ano yun? Credit tsaka ano? Yung kapag gumagawa kayo sa accounting, credit tsaka ano yung tawag doon sa isa? Credit tsaka debit. O, yun. So, ano yung kikredit, ano yung debit? Usually, softwares for that, accounting softwares for that are used para mas pababilis, mas papaganda yung recording. So, that's knowledge management system. For example, findings. Right now, there are softwares that is used to be able to record data from patients to identify their to provide with the ang tawag natin dito yung kapag kunyaring bibigyan ka na ng desisyon kung ano yung sakit mo, nakalimutan ko yung term. The assessment eh. Anong tawag doon? Yung kapag kunyari sa doktor, bibigyan ka na ng diagnosis yan. Thank you very much. Pag dinadiagnose ka, kasi yung diagnosis, mahirap yan eh. Dahil, pag nagre-research about, health or medical situations, usually, ang margin of error natin, 1% lang. Hindi pa pwedeng, mas maganda nga kung mas mababa minsan. Kasi pag mataas yung margin of error mo, ibig sabihin, hindi pinag-uusapan natin yung buhay eh. So, ibig sabihin, kailangan medyo mababa. Now, systems are being proposed for that. And the system should be able to predict with a 1% margin of error. Pag hindi, hindi siya basta-basta tinatanggap. So, ang nangyayari ngayon, kadalasan, hindi nakakapag-diagnose yung mga system. Pero, nagbibigay siya ng data about the patient para nang sa ganun magkaroon ng idea yung doktor kung ano yung pwede niyang ibigay. Kasi nanggagaling pa rin sa doktor eh. Kasi hindi porket may ubo ka,
iisa na lang yung kaya pwedeng i-diagnose sa'yo. Baka mamaya umubo ka lang bigla. May COVID ka na. May TB ka na. Di ba? Yung pala nasamid ka lang ng tubig. Kaya ka naubo. Oo. So, medyo mahirap-hirap yung pagdating sa health. So, we use this knowledge management system to be able to identify certain decisions that is made by people who has specializations. Okay? So, in the levels of KMS, we have enterprise intelligence, pangkalahatan, information creation, sharing, and management. This is in the management level. And the document management, which is usually on the front lines. So when we document something, we gather them and then we analyze them on the second level. And then the enterprise intelligence comes in to be able to find a certain decision about the matter at hand. Okay? So pwedeng dinocument mo yung dami ng products na binibenta nyo. Tapos kinonsolidate mo lahat ng branches. Tapos sinend mo yung report do sa management para malaman nila kung ano yung pwede nilang idagdag, ibawas sa mga binibentang product, meron bang fashion trend na kailangan na hindi na natin ibenta kung tayo ay clothing company. Okay? Okay, so we also have what we call the transaction processing system. Now, this is going to be your focus. Yung mga kaninang diniscuss natin, there's possibility pero sa atin, sa mga magiging project natin dito sa atin is we will be focusing on transaction processing systems. Ano yung mga transaction processing system? Ito yung mga system na ginagamit ng mga kumpanya para sa customer. Point of sales, inventory, reservation, etc. Mamaya, papakita natin kung ano yung mga yon. Okay, so usually ang nangyayari dito, it's either online or tawag natin dito, standalone. Pag sinabi mong online, naka-network siya. Hindi naman requirement na may internet. Remember ha, pag online, pwedeng siya ay naka-network pero walang internet. Basta merong communication ng dalawang computer, online na kagad yun. Pag standalone ang software mo, isang computer lang siya gumagana. Hindi siya nangangailangan ng connection. Pwede siya mag-process ng sa sarili niya lang. Pero, napakadalang ng ganyang klase ng system ngayon. Kasi usually, online na lahat or may network na lahat. Hindi pwede na hindi siya nakakonect sa iba. Kasi for example, sa mga cashier natin sa banko, dala-dalawa yung teller, meron pang ATM. Malamang, pag nagpasok ka, dapat makita rin sa ATM na meron nandun na yung pera mo, di ba? So, most likely, isang bakukuha ng information yung ATM sa banko. So, naka-network yun. May mga systems kasi na pwedeng standalone lang. For example, yung payroll, kung hindi siya nakakonect sa internet sa iba, hindi siya nagsisend ng information sa iba, at pwede kang mag-record sa'yo ng sahod, o kaya attendance monitoring, pwede. Standalone, pwede na yon. Nang hindi nire-require na naka-network. Kaso, katulad namin sa ICI, what we do is we tap in our IDs in the hallway, pero nare-record na yun ng HR sa office niya. So, naka-network yun. Pero in some cases, meron tayong mga system na standalone na pwedeng gumana ng siya lang. Kunyari, sa business mo, maliit yung business mo, pero kailangan mo ng system. Pwede ka mag-record ng inventory. Pwede ka mag-process ng sale ng isang computer lang. Then that would mean that the computer is standalone. Gumagana siya kahit mag-isa. Okay. So, the features of TPS is rapid response because it needs to be immediate because you're talking about customer service. Reliability because the information is being sent in will be coming in from the different products that you're selling or you're processing. Pero usually, reliable siya kasi dapat yung software. Lahat ng information about the business nandun. Kunyari, sa payroll, magkano yung sahod? Ano yung position? Anong oras pumasok? Ano yung mga deductions. So, dapat kasama yun pag kunyaring, let's say, nagko-compute ka. No? So, you need to be reliable in terms of the software because the information needs is immediate. So, pag nagbibigay ka ng transaction, dapat lahat ng information na binibigay mo ay sakto din at tama. Kaya nga natin kino-computerize, di ba? Dahil mas accurate. Inflexibility. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naggumawa ng isang system, hindi siya nababali usually unless sobrang flexible ng system para sa iyo.
Kasi kung ano yung ruling minsan ng business, ina-apply sa kanya. So, for example, let's say sa mga payroll, kapag nag-time in, time out ka, recorded. So, yung ibang ginagawa na nagsusulat sa logbook tapos iniiba yung oras ng time in nila, mawawala na yon. Kasi mamomonitor ka na using this system. So, hindi siya basta-basta na naiiba kasi if the system is customized for your needs or for the needs of the company, then the functions will be always going to be about the process of the company. No? Kung ano yung rules nila, usually kinoconsider yun on creating. Ano pa ba yung mga rules na let's say hindi pwede mabalik? Di ba madalas pag tayo bumibili o kaya nagpa-process ng transaction, madalas sinasabi sa atin, ay, kasi po nalagay na po sa system. Napasok na po sa system, hindi na po pwedeng gawing ganito ganyan. Kasi ganun talaga yung ginagawa. Hindi na pwede. Kaya nga, meron din namang protocol na sinasabi sa mga users dyan na, oh guys, bago nyo i-process to, kindly remind the customer na sure na po ba kayo, hindi nyo na po bababaguhin, ganito ganyan. No, everything applies to the rules or the laws that has been given by every government or law-giving body na kung ano yung requirement ng law, yun yung ina-apply nila. So, minsan nakabase rin doon. Kasi bago i-approve ang mga software, usually, ano yan, chine-check yan in terms of standards. So, hindi lang basta pwedeng publish ng software or develop ng software ng walang basis. Okay? And syempre, controlled processing. Since you do have the data within your side and you're processing it one by one, since it's going to be transactions, then you are secured that the data that coming in is has integrity. No, alam mo na dahil na-customize yung software sa pangangailangan nyo, then yung papasok na information doon sa system ay sigurado ka na tama. Kasi in-apply mo yung business rule, in-apply mo yung mga kailangan ng kliyente mo, ng business nyo, para nang sa ganun, maging maalwa yung trabaho para sa'yo. Okay? So, mga example natin dyan ay point of sales, inventory, payroll, ordering, and reservation. Now, remember, sa project natin, tayo ay pipili ng sarili nating, ako pala magbibigay. Hindi nga pala tayo pwedeng lumabas. Ako pala yung magbibigay ng situations. Tapos, kayo yung mag-generate ano yung pwedeng ibigay na solutions dun sa kanila. Pero remember, by next week po, kukunin na po natin yung ating mga total number of members at listahan. Hindi po natin sinasabi na tayo ay pupunta sa mga bahay-bahay para mag-meeting, pwede po yung mag-usap online. Kung tayo nakakapag-Zoom, pwede kayong mag-Zoom ng mga kaklase nyo para mapag-desisyonan nyo. Kaya chat-chat muna kayo sino-sino yung magiging members. Okay? And last but not the least is office automation systems. So, yung office automation usually focuses on the work or the function of employees within the office. It could be about recording the meeting. Meron na kasi ngayon na ano eh, yung, di ba pag may nagme-meeting, meron tayong tinatawag na minutes. Meron ng software ngayon na pwede mong gamitin to do that for you para hindi ka na re-require ng isang tao na magre-record ng minutes ng meeting. So pag sinabi nating minutes, hindi yung minute na tagal ng meeting, pero kung ano yung mga pinag-uusapan sa meeting. Okay? So they have a lot of functions. This is to provide support for those people to make their to make them very productive in the office. Okay? So ano-ano ba yung mga pwedeng trabaho na tinutukoy natin diyan? It could be the scheduling, could be mailing, calendar keeping, communication. So let's say for example, gusto mong mag-send ng email sa mga suppliers, marami sila, meron ka software para doon. Mag-send ng text, parang sa ICI, may software na ginagamit para doon pag nagsisend ng text message. So ibig sabihin, this provides functions or tools for the office employees para magampanan yung trabaho nila ng mas madali. So no matter what the function is, how big it is, how big is the coverage, as long as it provides you with a better service for the office, then that could be an office automation systems. Kaso nga lang, minsan ngayon,
hindi na natin sila ina-identify as office automation systems. Usually, we identify them based on their function. Automatic mailing, SMS sending, etc. No? So, hindi natin siya tinatawag na office automation systems. Pero, ganun yung function niya. And it usually is comprised of what we do in the office. Okay? Okay, so, hanggang dun na lang po yung ating discussion for today, guys. Okay? So, stop ko na lang po muna yung ating recording.